Hi guys, welcome to our YouTube channel, SSL Family and Cooking Channel. For today's video guys, gagawa po tayo ng Christmas lantern. Ito po magagamitin natin sa ating paggawa ng Christmas lantern. Itong SM paper bag, colored paper, gunting, glue stick, glue gun, cutter, at saka gumamit ako dito guys ng bulak at saka glitters. At saka syempre panali para pag natapos isasabit po natin. Ayun na guys, umpisa na natin ang ating paggawa ng Christmas lantern. Balang muna kong ginawa guys, ay nagbilog muna ako gamit ang paper plate. Then, pagkatapos ko magbilog yan, ginapit ko na siya. Pansin nyo guys na magkahiwalay ang paper bag na yan. Balang ginawa ko dyan guys ay dinikit ko na lang glue para kahit papaano tumigas po yung ating gagawing Christmas lantern. Yan, pagkatapos ko dyan i-glue guys, binulugan ko yung gitna, then binutas ko na din siya. Yan. Ang gamit ko naman dyan ay cutter kasi hindi po pwede yung gunting kasi masisira kapag gunting. Hindi po rin magugupit. Kaya yan, cutter ang ginawa ko. Pagkatapos ko siya gupitin guys, yan, tinabi ko lang muna siya para matuyo ang glue. Then nagtupi-tupi ako ng colored paper. Bali, tinupi-tupi ko muna lahat ng colored paper dyan. Saka ko siya ginupit-gupit para kahit pa paano maging mabilis ang gawa. Pagkatapos kong gupit-gupitin ang colored paper yan, inumpisan ko naman sila idikit sa ginawa nating bilog. Medyo naging hassle lang dyan kasi di ko alam kung paano ko sila idikit, kung ano ang magiging design ko dyan. Kaya yan, balang ginawa ko na lang dyan guys ay pinagsama-sama ko yung color. Yan, hindi ko nga lang guys naipakita sa inyo dyan ang pagdikit-dikit ko. Pero ginawa ko dyan guys, i-overlap ko na lang sila para kahit pa paano maganda naman ang kalalabasan ng ating lantern. Kaya ginanyan ko na lang muna sila para kahit pa paano. Hindi ko alam guys kung anong kalalabasan ng gawa kong lantern. Ayan guys, hindi ko nga talaga naipakita dito sa inyo ang paggawa ko dito. Kung paano ko sila dinikit isa-isa hanggang sa natapos ang lantern. Bali, gumawa din ako dyan guys ng candle. Hindi ko nga rin talaga naipakita. Then, ginamitan ko din siya ng glitters. Usually guys, wala talaga ako naging gastos dito. Kung nagumastos man ako ng 6 pesos lang din ata yun. Sila lang sa ginagamit ng anak ko sa paggawa nila ng lantern sa school. Karamihan sa ginamit ko ditong materials, hindi ko binili. Kasi dati pa akong mayroong mga natirang glitters, yung bulak, meron naman din dito. Kaya yun lang ang ginamit ko. Dinisenan ko din pala itong lantern ko ng bulak kasi para daw mayroong snow, sabi pa man ng anak ko. Usually kasi matagal nang lumaano yung Pasko, wala kaming decoration. Nag-request sa kanak ko that sana naman daw mayroon ng Christmas decor sa bahay. Kasi lumalaki na siya, wala daw kaming this Christmas decor tuwing Pasko. Kaya yan, tatlong taon na akong gumagawa nitong Christmas decor, itong Christmas lantern, pero hindi dito na dinidesign sa bahay, hindi dinidecorate dito sa bahay or hindi sinasabit dito, kundi dinadala sa school del project ng anak ko nga. Kaya ito ngayon pinagbigyan ko siya. Nung mga nakaraang dalawang taon ang mga gawa ko ganito, ito yon. Itong una, yung ang gawa ko dito ay mga bottle ng soft drinks. Napakahirap gawin dahil talagang gugupit-gupitin mo at saka tigas gupitin ang bottle ng soft drinks, kaya napakahirap, hassle talaga. Magkano ka talaga ng oras, hindi lang isang araw ang paggawa ko dito kasi syempre gugupit ka ng mga bottle, then pagkagupit ayan ididikit mo, didikit ka ng glue, ng glitters, papatayin mo pa yon para hindi naman magtanggalan. Kaya yan, talagang napaka-hassle. Then next naman, noong 2001, itong gawa ko naman ay gamit ko dito ay mga plastic ng chicheria, gatas, kung ano-ano mang mga wrapper ng chicheria. Kaya yan, napaka-hassle din dito guys kasi napakaraming plastic ang nagamit ko dito. Wrapper ng mga chicheria, kung ano-ano mang mga matitigas na
makakapal na wrapper ng pagkain. Kaya yan, napakahirap gawin. Talagang maraming oras ang nasasayang sa paggawa nito. Kung hindi nga lang, di ako gagawa, kundi lang para sa anak. Pero kailangan gawin para matuwa lang naman siya. Balito naman ngayong taon na to, ito ang gawa ko. Yan na guys, diba? Hindi ko na nga napakita sa inyo. Nadikitan ko na ng candle. Ayan, gagawan ko na lang ng ribbon dyan. Iwan ko ba kung ba't pinaghiwahiwalay ko yan? Pwede naman pagsamasamahin. Mas lala kong pinahirapan ang sarili ko dito sa paggawa ko. Hindi ko rin napansin. Nag-stop na naman ang video. Kaya nang idinikit ko na ang ribbon, hindi ko na naipakita ulit sa inyo. Hindi ko na rin naipakita kung paano ko nilagyan ng glitters, ng mga cotton or bulak ang paligid nitong lantern ko. Kaya si nag-stop nga talaga ang ano. Nag-enjoy ako sa pagdidikit, sa paggagawa. Hindi ko na namalayan na wala na pala yung video ko. Napansin ko patapos na ako. Bale, makikita nyo na lang dito sa video kong ito yung finished product. Kasi hindi ko talaga nagawa yan. Hanggang dyan lang ang naipakita ko sa inyo. Pagdidikit ko nitong ribbon. Hindi ko na naipakita ang pagdidikit ko ng mga bulak. Kung paano ko siya dinikitan. Yan o, diba guys? Talagang pinahirapan ko sarili ko dyan, no? Pwede ko naman sana silang bago kay dinikit, nilagyan ko muna niyan. Pero hindi, iwan ko ba? Sa enjoy ko sa paggagawa niyan. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Kaya yan. Ganyan lang ang naano ko. Hanggang dyan lang, hindi ko na naipakita yung paglalagay ko ng glitters. Yung mga glitters kong natira ng mga nakaraang taong ko pa. Yan ang mga naipakit, ang mga idinikit ko dyan. Kasi gusto ng anak ko dyan na mayroong parang isna-isna daw siya. Bali, ito na siya, oh. Ito na po guys, ang aking ginawang Christmas lantern. Kaya na po ang bahalang maghusga kung maganda ba ang pagkakagawa ko. Dahil pinagdikit-dikit ko na lang po basta yung mga glitters. Ayan po guys, sana po nagustuhan niyo po yung ginawa ko. Sinama ko na rin po yung aming Christmas tree dahil request po yun ang aking anak. Lumalaki na daw po siya. Wala kaming Christmas decor tuwing Pasko. Ayan. Kaya sinama ko na sa video. Thank you guys for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Thank you so much. God bless. Bye-bye.